Sa lalapit na laban nitong si Rio Atao kontra Angas ng Pinas, Cuadro Alas, walang iba kundi si Jandrel Casimero. Alam natin, puspusan ang kanilang insayo sa bawat kampo upang masungkit lang ang matamis na panalo. Naitampok na natin nung nakaraan kung gaano kalakas itong si Rio Akaho na makakalaban ni Cuadro Alas, Angas ng Pinas. Kaya ngayon, tara samahan nyo ako, silipin natin ang mga kahinaan itong si Rio Akaho na siya maging tulay upang manalo itong kababayan natin na si Champ Jandrel Casimero. Ito yung laban kung saan tumatak at nagmarka at naging kasaysayan sa buhay nitong si Rio Akao. Pero siyempre, bago tayo magbigay ng komento, manood muna tayo mga idol, samahan nyo ako. Round 1! Parang matigas itong mga kalaban ni Rio Akao mga idol. Rio Akaho, naka-red. Yon, bumitaw ng mga mabibigat na suntok si Rio Akaho mga idol. Pero napayakap ang kalaban niya. Matulis ang jab na pinakawala ng kalaban mga kabatang Mindanao. Talagang ang bodega pag bumayo itong si Rio Akaho. Itong lip hook talaga niya, yung sandata niya sa mga laban. Yun, mapapansin niyo yun? Uy, sa ulo tumama, nagre-reklamo itong si Rio Akaho mga idol. Winarningan ng third man of the ring. Heavy panzer talaga itong si Rio Akaho, mapapansin niyo mga idol no? Napayakap yung kalaban dito. Kung mapapansin nyo mga idol, nasa harap lang itong si Rio Akaho. Isa sa mga pwedeng weapon na manalo itong si Champ Jandrel Casimero dito kay Rio Akaho kasi nasa harap lang. At hindi masyadong tumatakbo itong si Rio Akaho mga idol sa laban. Kaya maganda to para kay Champ Jandrel Casimero. Yun, kumakounter. Left hook, napakalakas. Yun talaga ang dapat ingatan at bantayan ni Champ Jandrel Casimero dahil yun ang kargada niya sa luna itong si Rio Akaho. Pansin nyo yung mga idol, grabe ang tulis. Napayakap na lang ang kalaban dito mga idol. Yun, yun talaga ang isa sa mga kargada nito si Rio Akaho pagdating sa laban. Yun, yumakap si Rio Akaho. Pero kung mapapansin nyo, nasa harap lang lagi si Rio Akaho. Tumitsimpo yung kalaban ni Rio Akaho mga idol. Kumukuha ng buwelo at kumukuha ng open kung saan siya malinis makapatama dito kay Rio Akaho. Yun o, yun ang pinakadelikado kay Rio Akaho. Yung left niya na hook mga kabatang Mindanao, talagang pamatay to ni Rio Akaho. Kaya ingatan at saka bantayan to ni Champ Jandrel Casimero. Yun, nakita niyo mga idol, wrestling na ang dating dito. Huwag kayong kukurap mga kabatang Mindanao at mapapansin natin na yung kalaban nagiging agresibo na oh. Pinaulanan ng suntok dito si Rio Akaho. Nahihirapan si Rio Akaho mga idol, mga kabatang Mindanao pagdating sa speed. Hindi niya napipigilan yung nakakalaban niya. Panayakap na lang dito si Rio Akaho mga idol. Winawarningan siya ng referee mga kabatang Mindanao. Yun, patama sa bodega. Yung left niya na hook mga kabatang Mindanao. Yun, binalibag, tumira. Yan, nahihirapan si Rio Akaho sa speed mga idol, mga kabatang Mindanao. Yun, bang, binanatan, bulagta. Tumba si Rio Akaho mga idol. Sumasayag yung ulo sa luna mga kabatang Mindanao. Yun, third man of the ring.
Nagsinyas mga idol na wala na, tapos na ang laban. Grabe! Di natin sukat akalain mga kabatang Mindanao na ang kahinaan pala nitong si Rio Akaho, kahit gaano siya kalakas mga kabatang Mindanao, yung speed. Hirap siyang umilag mga idol kasi nasa harap lang siya. Kaya ang diniklarang panalo, siyempre ang kanyang nakakalaban. Yun pala ang mga kahinaan nitong si Rio Akaho. Please subscribe Batang Mindanao 29. Si Quatro alas ang angst nas ang kinailangan na hindi umaatras. Pag ika'y tinamaan, ika'y mapupunuhan. Lakas ng sutok na galing sa kalawakan.